o anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, ang title ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Nagsimula ang series sa isang assassin na pinatay ang lahat ng Yakuza. Sinubukan siyang bayaran ng $1 million pero pinatay niya ang kalaban dahil may utang pa daw siya. Gago! Nagising sa pag-iimagine ang mga bidang sina Seven at ang ibong si Daibo nang may bumili ng benta nilang mami. Ginamit ni Seven ang makapangyarihang gunting pero natawa ang bata kaya pinalipad ito ni Dai. Sinabi ni Dai na kailangan nilang maghanap ng ibang trabaho at ito ang pagiging hitman. Dahil maraming pera daw dito at yayaman sila. Pinakita ang dalawang klase ng mga hitman. Ang una ay organized at ang ikalawa ay mga lapo-lapo at badang at pwedeng isali sa ML. Kalaunan pa ay tinuruan ni Dai si Seven na maging killer sa pamamagitan ng pagpatay sa isang uod. Pero ang daliri niya ang naputol. Natapos ng training si Seven kaya inutusan siya ni Dai na mangsira ng wedding party na naroon. Habang pinapanood ng mga tao ang slideshow ng bagong kasal, ay tinusok ng isang matako ang puwet ng lechon na ang nagpanggap lang palang bida. Inupakan niya ang mga nasa mesa at kahit naiiyak dahil sa napapanood sa screen ay ginupitan niya ang mga bagong kasal. Kaya nagwala ang mga tao doon at napilitan silang tumakbo. Sa daan ay may nabangga siyang robot na tagastan. Nagtanong ang robot kung sa kanya ba ang badge ng mga killer. At nang sabihin niyang oo, ay biglang nagalit ang robot na sinabing kalaban nito ang mga hitman at pinatamaan siya ng laser. Nakailag naman ang naguguluhang bida. Sa kanya tinawag ang gunting gamit ang chi. Pero nakalbo pa ang host. Natamaan si Seven ng laser pero naputol ang isang kamay ng robot, saka bumagsak ang bida. Lumapit ang robot at tatapusin sana si Seven pero nagtanong muna si Seven kung sino siya at bakit wala siyang maalala sa buhay niya. Biglang may dumating na babaeng nakamaskara at pinugot ang robot. Ngunit di pa tapos ang robot na nag-self-destruct kaya agad na tumakas ang babae samantalang tinalo ni Seven ang badge niya. Inilipad siya ng bilog na manok pa uwi kung saan sinampal-sampal siya ng Angry Bird na blue para magkamalay. Nagalit ito dahil sa mission fail ni Seven. Sinabi ng ibon na may iba ding organization na nangha-hunting ng mga killer. Ngunit kung maging kasama siya sa top 100 hitman ay sisikat siya sa mga hitman organization. Kaya pumayag si Seven at ginawa nilang front ang isang barbershop salon. Minsan ay inutusan ng isang boss ng Hello Kitty si Seven para gawing bulag ang boss ng mga Snoop Doggy na kanilang lalabanan. Sinabi ni Seven na hindi niya kailangang magpakilala. Saka agad din siyang nagpunta sa kampo ng mga aso kung saan may nagbabantay ng mga aso. Ayaw nila ng Chicken Joy at Playboy kahit na binabato ito ng bida sa kanila. Kaya nagbagong anyo na aso si Seven at pumasok. May bowl ang tumama sa mukha niya na hinahabol pala ng mga aso kaya pinagrambolan siya. Mayroon pang frisbee na tumama sa mukha niya na agad ding sinundan ng mga aso kaya bagbog ulit siya. Kaya inilagan niya ang mga lumipad pang bagay patungo sa kanya at gumapang siya gamit ang puwet at likod. Nagulat siya nang makita ang machong mga aso at napagtanto nitong ang boss na nakaupo marahil ang alpha dog doon. Nilabas niya ang picture at nakitang cute pa ito noon na hindi tulad ngayon. Sinackle siya ng alpha dog nang sabihin nitong ang pangalan niya ay Madbark, dahil nag-iisa lang pala ang asong Madbark doon. Sinabi ng isang aso na malalaman nila kung totoong aso siya sa pamamagitan ng pagkain ng tae. Wow! Ice cream ng mga aso! Pinakita ng isang aso kung paano ito kainin at sinabing siya naman kaya sinubsob niya ito sa aso. Saka siya bumalik sa pagiging si Seven at sinubukang tusukin ang mata ng aso. Nasira ang shades nito, pero tinuro ng aso ang kinaroroonan ng mga mata niya at sinabing you mess with the wrong dog. Saka binali-bali ang mga daliri ni Seven na napapatuwad sa sakit. Tinatanong siya ng aso kung sino ang nagpadala sa kanya ngunit sinubukan niyang gamitin ang paa bilang eye poker. Pero maging ito ay nilamukos lang ng aso. Hindi pa nakontento ay ginamit ni Seven ang dilapant usok sa mata. Kaya nagalit ang aso at nagtransform na rocker dog. Ginamit nito ang gitara at nagpatugtog ng hard rock na nakakautot. Saka ginawang baseball bat ang gitara na pinalo sa ulo ang bida. Napalipad ito sa itaas kung saan pinalo-palo pa siya sa ulo. May naalala siya at bigla siyang naging kakaiba, at gamit ang gunting ay sinira niya ang gitara ng aso na muling naging normal. Pero maging ang bida ay naging normal at nagtaka sa ginawa. Pero sinackle siya ng aso at bumagsak sila sa lupa. Nakita ng aso ang larawang binigay ng boss ng Hello Kitty. Kaya napagtanto nitong pinadala ng pusa si Seven. Nagsimula itong magkwento na naging sila daw ni Kitty noon. Nagmamahalan daw sila at masaya at sinabi ng pusa na tatanggalin nito ang mata ni Snoopy pag may nakitang ibang chicks. Pero dahil nalaman ng aso sa TV na hindi pala sila pwedeng magkaanak ng pusa ay umalis ang aso para sa ikabubuti ng pusa. Naintindihan ito ni Seven at sinabi sa aso na patuloy lang siyang uutusan ng pusa na bulagin siya kung hindi niya sasabihin kay Kitty ang totoong nangyari.
Saka nagpalabas ng smoke bomb ang bida at naglaho. Akala ng mga aso kung umalis siya pero nag-disguise palang Tiles saka muling umalis. Kinagabihan ay naghahanda ang mga pusa para sa pakikipaglaban, nang biglang kumanta si aso sa harap ni pusa. Kinukwento nito sa awit ang dahilan ng kanyang paglisan at pareho silang naiiyak. Sinabi ng aso na si Kitty lang ang mahal niya at nasabi na lang ng pusa na nagsisinungaling ang aso, pero hindi siya pumalag nang yakapin siya nito. Ngunit teka, niloko lang tayo. Dumating ang assassin na si 13 para patayin ang aso. Pero agad siyang niligtas ni Kitty gamit ang buntot at kamay na sinalo ang espada, kahit na nagdugo ang kamay nito. Pero pinakitang si 7 pala ang nagkunwaring boss ng mga aso. Naalala niya ang babaeng pumatay sa robot. Inutusan ng pusa ang mga kasama na umatake at ginawa nga nila. Pero naging Minecraft lang sila sa espada ni 13. Saka mabilis na tumakas si 7. Akala niya ay ligtas na siya pero nahabol siya ng babae. Pinakita niya ang tunay na itsura at sinabing hindi siya si Madbark. Pero hindi naniwala ang babae at nais pa rin siyang patayin. Kaya nagpalabas siya ng smoke bomb at nagpanggap na invisible. Hinahanap siya ng babae na umalis. Pero naging isang bato lang pala ang bida. Kaso ay may dumating na aso na nais siyang dumihan kaya binasag nito ang itlog ng aso. Kaso ay nahanapan siya ng babae at inapakan kaya naging isa siyang durian. Nasaktan ang babae pero muling umatake kaya natamba si 7. Ngunit gamit ang gunting ay sinira nito ang maskara ng babae. Kaya nakita niya ang kanyang magandang mukha. Kaya mas lalong nagalit ang babae na nais patayin si 7 dahil sa pagkakakita nito sa kanyang mukha. Sinubukang tumakas ni 7 gamit ang ibon na lumilipad. Pero hinagisan sila ni 13 ng shuriken kaya sila nahulog. At may tigi-isa silang tusok sa puwet na kinagalit ng ibon. Napilitan si 7 na hatiin ang gunting nito para atakehin ang babae. Ngunit sinabi ng babae na wala daw siyang oras para dito kaya gamit ang matalas na paningin ay hinagisan niya ng mga punyal ang mga gunting at inatake ang bida. Nilak nito ang kamay ng lalaki saka ginamit ang buhok na may kutsilyo at tutusukan sana ang ulo ng bida. Pero hinila siya ng lalaki at hinalikan sa labi. Kaya tinuhad siya sa itlog at nasaktan ang bida. Ngunit sinabi pa ni 7 na masarap daw. Pinulot ni 13 ang espada at sasaksakin sana ang bida nang biglang sirain ni Xiao Fei na Angry Bird ang espada. Nagulat din ang babae dahil sa bilis ng Angry Bird. Tapos dumating pa ang mga pusa kaya napilitan siyang tumakas gamit din ang sariling Angry Bird. May dumating na customer na nagbigay ng larawan. Kaso ay kinopya ni 7 ang gupit sa larawan. Pero sinabi ng galit na matanda na ang nasa larawan ang papatayin niya at hindi siya lumapit para magpagupit. Mahilig daw ito sa pagkolekta ng mga panty ng mga babae. Kaya nagpanggap na panty ang bida na nakakalat sa kalsada. Nakita siya ng pervert na target at pinulot at nilagay sa bag. Masaya itong umuwi at nilabas ang panty sa bag. Pagtalikod ay guguntingin sana siya ni 7 ngunit nataman siya ng bato. Dahil bago ay naisip ng pervert na isuot ang panty kaya pumangit ang bida. Didikit na sana siya sa mga mabahong betlog kung hindi lang kumatok ang tatlong dumating. Mga anti-pervert daw sila kaya pinuntahan nila ang pervert para sirain ang naipon nitong mga panty saka siya paalisin. Nagmakaawa ang pervert at sinabing hindi naman niya ninanakaw ang mga panty kundi ay binibili niya. Narinig ito ng bida at pinalipad ang sombrero ng matanda na siya ding ginupitan niya sa barbershop. Sinabi nito na naglagay siya ng tracker kay 7 at sinundan nila ito sa kwarto ng pervert. Sinabi ni 7 na wala daw masamang ginawa ang kolektor ng panty kaya di nila dapat husgahan. Saka sinabi niyang kailangan nila siyang labanan para masira ang koleksyon ng pervert. Umatake ang babaeng long hair na hinipnotismo ang bida. Saka biglang umatake si Girl Labo na kasing lakas daw ng bear. Dalawang beses na ginamit nila ang teknik na ito sa bida at nabugbog si 7. Saka hinawakan siya ni Girl Labo habang nilalabas ni Tanda ang pamalo nitong tulad ng pamalo ng lola mo. Pinalo ng lola ang pervert at saka sinira ang mga panty sa dingding. Kaya nagalit si 7 at gamit ang gunting ay tinanggal ang palda ng long hair at sinira ang glasses ni Girl Labo. Kaya natalo ang mga ito. Saka sila naglaban ng martial artist na matanda. Nagawang maitapon ng matanda ang bida pataas saka binugbog sa ere at nagpalabas pa ng kamihami wave. Kaya pinakita ng bida ang secret weapon nitong asong may itlog, kaya tumakbo ang mga babaeng conservatives. Nagpasalamat ang pervert pero nagulat ito nang sinuot ng bida ang isang panty doon. Gago! Isang matanda ang nagbebenta ng prutas. Sinabi nitong masarap at nagbigay ng free taste, pero nang malasahan ng lalaki ang prutas at kinilo ito ay kalahating kilo daw ito. Sa kanya siningil ng mahal. Nagreklamo ang lalaki kaya sinipan ng matanda ang paninda at nagastang nasaktan at nagpatulong. Kaya nahiya ang lalaki at nagbayad sa matanda. Naroon din pala si 7 na nag-anyong carton at nakita ang lahat. Sinundan niya ang matanda na napansin siya. Tinusok siya ng tungkod at inapak-apakan.
sa Katinupi para daw ibenta sa junk shop. Ngunit nasasaktan ng bida na tinutupi talaga. Nagpunta ang matanda sa paaralan ng apo. Doon ay may dumating na aso at iniskam ito ng matanda gamit ang isang buto. Pagkaalis ng aso ay binalak guntingin ng bida ang leeg ng matanda. Pero biglang bumalik ang aso at kinagat ang bag na ang nagbalat kayong si Seven. Dahil nakagat ng aso ang bayag niya ay napilitan siyang maging tao at sinipa ang aso. Ngunit tinusok siya ng matanda gamit ang hair stick nito. Dalawang beses pa, kaya parang gripong tumulo ang dugo ng kawawang berdugo. Hinuli siya ng matanda na hinuhut-hutan ng pera dahil sa pagsira sa bag nito. Nakita ni Seven ang gunting at pinalipad para patamaan si Lola. Pero ginawa siyang pangsalag ng matanda at mas lalo siyang nabutasan. Saka para siyang uod na gumapang sa lupa. Pero sinaksak pa ng matanda ang kanyang puwet. Tigok na sana siya pero nagring ang bell at lumabas ang mga mag-aaral. Nakita ng Lola ang gupit ng apo at sobrang nagalit ito. Lalo na nang tinuro ng bata kung sino ang gumupit na walang iba kundi ang bida. Nagpunta pala ang anak ng matanda sa shop at pinagupit ang bata. Saka binigyan ng trabaho ang bida na patayin ang Lola. Napagtanto ito ni Seven ngunit huli na. Dahil naghubad na ang matanda at nilabas ang latigo at pinagpapalo ang bida ng one to sawa. Kalaunan ng makaraos ay muling binalik ang damit samantalang kawawa ang bagbog na bida. Pinakita si Daibo na nanonood sa isang rooftop at sinabi nitong gamitin ni Seven ang kahinaan ng tao. Nagpalipad ito ng mga palaso na tinarget ang bata, na agad namang sinaklalahan ng Lola at sinabing siya dapat ang singilin. Ngunit bago pa man sila matamaan ay sinira ni Seven ang mga palaso. Nagbabasa ang anak nito tungkol sa insurance para sa pagkamatay ng ina nito nang pumasok ang Lola at masayang nagkwento sa nangyari sa araw na iyon. Gagong anak na ito, kaya nagtaka si Seven kung bakit ito nagagawa ng mga tao. Saka pinakita kung paano inalagaan ng ina ang kanyang baby na unti-unting lumaki. Hanggang naging tatay na rin ito at nagkaroon ng anak na apo ng Lola. Kaya isipin niyong mahalin ang inyong mga ina. Minsan ay isang batang babae naman ang target ng bida. Ngunit sinabi ng bata na bago siya patayin ang bida ay samahan muna siya nitong gawin ang mga naiisip niyang bagay. Nautakan ng bida kaya nag-pinky promise sila na sasamahan siya ng bida. Uminom sila ng coke sa isang higop lang. Umihi ang babae nang nakatayo. Pinaglakad nito si Seven ng hubad na pinaligiran ng bakla. Kaya ito nahuli ng pulis. Pinuntahan nila ang isang nurse at ininject sa puwet. Pero nagalit ito at sila ang tinapunan ng karayom. Nagpunta sila sa restaurant at dahil puno ito ay inistorbo nila ang mga kumakain kaya sila ang pumalit na kumain sa kanilang pwesto. Pero wala palang pera ang bata kaya tumakbo sila. Naghanap sila ng papogi na lalaki na agad na nilock ni Seven gamit ang kamay at paa nito. Saka sinipa ng babae ang itlog ng lalaki ng buong puwersa. Napasigaw naman ito pero ang itlog pala ni Seven ang nabasag kaya siya ang napasigaw. Nais ng babae na sumakay sa leon at dahil tulog ang leon sa zoo ay nagpalit ng anyo si Seven na isang leon na sinakyan ng bata. Saka nais nitong mag-skydiving. Walang pera si Seven para sa pagsakay sa eroplano kaya naisip na lang niyang patayin na ang bata. Pero wala siyang kaya ginamit niya ang itban at lumipad sila sa mataas na langit. Saka sila nahulog na ikinasaya ng labis ng babae at handa na sana itong mamatay sa pagkakahulog ng maging paper plane ng bida at nakaligtas sila, pero nabangga sila sa isang puno. Natapos na ang listahan ng gusto ng babae kaya oras na para patayin daw siya. Ngunit ayaw pa daw sana nitong mamatay lalo na at bata pa siya at maganda. Ngunit wala din daw siyang magagawa dahil may cancer daw siya sa bitonggal ng wig. Kalbo pala siya dahil sa chemotherapy. Siya din pala ang nag-hire kay Seven para patayin siya, dahil ayaw niyang mamatay sa ospital. Mas gusto daw niyang patayin ng asasin. Pinalipad ni Seven ang gunting, sabay na alala ng babae ang malungkot nitong buhay dahil sa sakit na cancer. Ngunit sa huli ay hindi ito pinatay ng bida at sa halip ay sinabing magpunta sila sa genius na doktor. Nasa beach ang dalawang bida na nanonood ng mga chicks at sinisisi ni Dai si Seven dahil palaging mission failed ang kasama. Kaya imbes na sila daw ang may chicks doon ay nagbebenta na lang sila ng buko. Biglang nawala si Seven na nilapitan pala ang isang babae para daw applyan ng oil sa likod. Pero may tumawag na client kay Dai kaya inutusan nito si Seven para sa mission, at siya ang pumalit namang pahid ng lotion. Hokage mo. Nakita ni Seven ang isang coast guard na gamit ang isang lumang computer. Sinabi nitong patayin ang captain ng isa sa tatlong submarine na nais atakehin ang isla nila. Nagbayad ito ng pera na naipon ng alkansya kaya nagsaya ang bida. Nanghiram si Seven ng diving equipment pero isang lumang brief na hindi nilabhan ng 10 taon ang nilabas ng matanda. Kaya naisip na lang ng bida na magpanggap na isda para hindi malunod. Nag-cheer naman ang matanda para sa kanya, pero na-stuck lang siya sa tabi ng bintana kaya nagpatulong siyang may hagis sa tubig. Sa harap ng bintana ng submarine ay nagpanggap ang bida na nalulunod na isda.
kaya niligtas siya ng isang pirata, tapos pinakita sa isa pang kasama. Pero nag-away sila kung anong luto ang pwedeng gawin sa isda at pinag-aapakan ang bida. Dumating ang kanilang boss na si Jack at sinabi nitong gagawin na lang nila itong sushi. Inis pa din ito ang bida pero maraming beses na nakailag ito kaya nainis si Jack at hinawakan ang isda. Ngunit nagdura ng pangtusok si Seven na nakagat naman ni Jack. Saka tinapon ang isda at inispada pero naging ito si Seven na pamatong sa kanyang sandata. Pero nagalit si Jack dahil napagod ang kamay nito sa bigat ni Seven. Nagsayaw-sayaw si Seven ng kung fu dance gamit ang espada at biglang inatake si Jack. Pero nasira ang espada sa kamay ni Jack saka sinuntok ang bida. Muling umatake ang bida gamit ang sapatos at gunting pero muli siyang naitapon pabalik. Kaya nagpatulong siya kay Dai na busy sa pang-chichicks. Nakita ni Jack ang nakalugay na itsura ni Seven at may naalala siyang mandirigma na nakalaban niya noon. Babayaran na sana siya ng isang nerd nang bigla itong patayin ng misteryosong mandirigma. Nagalit siya at inatake ang mandirigma at sinaksak sa likod, ngunit nakailag ito at siya ang hinati ang katawan na bumagsak sa sahig. Naisip ni Jack na testingin ang bida kung siya ang dating nakalaban niya at sinuntok ito, pero mahina daw kaya pwedeng magkamukha lang sila. Nais ipagtanggol ni Seven ang isla dahil alam nitong binente ng Coast Guard ang kanyang pantalon para lang may pambayad sa kanya at sinuntok ang glass window. Pero nasaktan lang ang kamay niya. Natawa si Jack at sinabi sa bida na kung magagawa niyang mapagalaw ang paa ng pirata ay aalis sila sa isla. Kaya binato ni Seven ng itlog ang mukha ng extra at napatingin si Jack dito. Pero paglingon niya ay nagulat siya sa pangit na mukha ni Seven kaya siya napa-atres at natalo sa pastahan. Kaya sa huli ay umalis din ang mga pirata. Saka binalik ni Seven ang pantalon ng Coast Guard gamit din ang perang pinambayad nito kaya muli siyang binetukan ni Dai dahil wala silang pera. Naging isang coconut buko si Seven, sabay silip sa mga coconut ng chicks sa baba niya. Pero tinawagan siya ni Angry Bird para ay paalala ang kanyang misyon. Kailangan pala niyang putulin ang ikalawang ulo ng kalbo na target nito dahil babero ito ayon sa misis niyang client ng bida. Kaso ay nakita niyang may bodyguard itong kamukha ng ex mo, kung babae ka man. Bigla siyang kinuha ng dalawang lalaki na mahilig sa buko at sinaksak, kaya naging tao siya at ang ulo niya pala niya ang napako. Tumakas siya at naging crab at lumapit sa kinaroroonan ng target, pero sinipa siya ng bodyguard na istrikto. Kaya nagbalat kayo siyang rubber duck, pero nakita pa rin siya ng bodyguard. Kinuha siya at pinaglaruan at binalak kagatin, pero naisip nitong nasa trabaho kaya tinapon ang bida sa dagat. Nakita ni Seven ang target na handa ng magpamasahe, pero kinain siya ng malaking isda. Kaya naging tao siya at binugbog ito sa kaumahan sa tubig. Ngunit nakita siya ng bodyguard kaya napilitan siyang harapin ito. Nagpakilala ang bodyguard na si Dachun na isa daw security guard. Umatake si Seven gamit ang kanyang gunting, ngunit kinain lang ulit ito ng malaking isda. Kaya nilabas ni Dachun ang baril na kinatakot ni Seven. Sinabi nitong magsuntukan sila ni Dachun gaya ng mga nagsusuntukan sa pelikula. Kaya pinakita ni Dachun ang kanyang mga abs at muscle na kinagulat ni Seven habang tinignan ang malaking tiyan. Umatake ng sneak attack si Seven pero nagpatigas ng katawan si Dachun kaya nasira ang kamay ng bida. Saka siya nasuntok at nabugbog ni Dachun. Naisip ni Dachun na palaban daw ang bida saka naglaban sila ng magdamagan. Lumabas ang target at ang chicks nito kaya inutakan ng bida si Dachun at tinuro na may magnanakaw. Sa kanya inatake ang kalbo. Ngunit nahuli siya ni Dachun at nagpabuhat sa likod. Sinabi nitong hindi daw siya matatanggal sa katawan niya kahit anong mangyari. At sa pagdaan nga ng mga araw ay palaging nakakabit si Dachun sa katawan ni Seven kahit maligo, kumain at matulog ang bida. Dumating si 13 at binalak siyang patayin, pero gamit si Dachun ay nasira ang espada nito. Maging ang mga shuriken nito at maskara ay nasira, kaya ulit siya umalis. Sinabi ni Dachun na hindi daw siya matatanggal sa pagkakapit hanggang matapos ang 7 araw. Kaya nag-usap na lang sila tungkol sa trabaho. Sinabi ni Dachun na immoral ang trabaho ng bida, at naging bodyguard siya dahil nais niyang protektahan ang mga tao. May nakita silang missile na parating kaya tumakbo si Seven kasama ni Dachun. Pero pinilit ni Dachun na makawala saka isinanga ang sarili sa bomba dahil ito ang dahilan kaya daw siya naging security guard. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at naitapon si Dachun. Saka lumabas ang salarin na isang mula sa stan at pinakita ang long hair na itsura ng bida. Nalulunod si Dachun nang niligtas siya nang naging machong si Xiaofei. Saka ginawa siyang volleyball habang lumalangoy. Pero pinagalitan siya ni Angry Bird dahil mali ang niligtas niya. Nilapitan ng salarin si Seven at pinakita na mukha itong mahilig sa computer game. Saka namukan ito si Seven mula sa kanyang database kaya agad siyang umatake. Ngunit nakailag ang bida at umatake gamit ang gunting nito. Pero nagawa itong sirain ng nerd na kalaban.
Saka inatake niya ang bida gamit ang laser sword pero may alaalang bumalik sa bida at nakailag siya. Pero hinila pala siya ni Shao at lumipad sila palayo. Hindi naman sumunod ang kalaban dahil may misyon pa itong gagawin. Nagpunta siya sa isang bahay na bato at winasak ito gamit ang armas na bola. Dahil may kukunin pala siyang mineral sa ilalim ng isla. Gamit ang speaker ay nagpakilala siya na ang prinsepe ng Stan at pinaalis ang mga tao doon dahil masisira daw ang isla. Sa isang bangka ay pinagtapat ni Daibo kay Seven ang nangyayari sa mundo. Mayroon daw tatlong grupo doon. Ang mga Stanians na mahilig sa computer games, mga Xuanwu na Kung Fu Masters, at mga commoners na tulad nila. Para sa mga Stanians ay mahilig sila sa pag-imbento ng mga armas at advanced technology na kailangan daw ng tao para lumakas. Ang mga Xuanwu naman ang malalakas at nagde-depende sa kanilang Kung Fu Spirit. Sinabi ni Dachu na babayaran niya si Seven ng lahat ng pera niya kapalit ng pagpatay nito sa mananakop ng kanilang isla. Samantala ay pinakita si Kitty na nilabas ang armas nito at umatake sa kalabang nerd. Ngunit inilabas ng nerd ang gunting nito at pinedicure si Kitty. Tapos na sana ang pusa pero niligtas siya ni Mad Bark at naging rocker dog ito. Nagpatugtog siya ng Mad Rock ngunit hindi nakinig si nerd at ibinalik ang opposite na tunog sa mga aso at pusa. Saka sila pinagpapalo sa puwet gamit ang latigo nito. Dumating din si Tatang Coast Guard at binaril ang prinsipe pero may shield ang kalaban at binaril ang matanda. Dumating si May Cancer at kunwari may binulong sa nerd, pero hinalikan niya ito kaya nakuryente ang kanyang itlog. Ngunit dahil mas gusto niya ng computer kaysa babae ay pinaalis niya ang chicks. Akala niya ay tapos na pero dumating si Jiang na striktong matanda at umatake gamit ang malakas na chi. Nakailag ang nagtaka na prinsipe saka nagpalabas ng armas ni Mega Man. Kaso ay kalahi ng matanda si Goku na sumasangga ng energy ball at nahuli nito ang enerhiya at ibinato sa technology ball ng Stanian. Nasira ito at nahulog kaya nagalit ang nerd at nagpalabas ng tracking missile. Inilagan ito ng kapitan at nilapitan ang nerd para pareho silang mamatay. Pero gumamit ng shield ang nerd kaya sumabog ang paligid na ligtas siya. Biglang umatake ang lumilipad na espada at lumabas ang ating bida. Dala niya si Jiang na buhay pa at sinabing bayaran na lang siya nito mamaya. Nilabas ng nerd ang laser sword at naglaban sila ni Seven. Nag-flashback sa bangka na kinaroroonan nila kanina na tinanggap ni Seven ang misyon na binigay ni Dachun. Hindi siya napigilan ni Daibo, kaya binigay nito ang espada ng bida. Saka sinabi ang totoo na hindi sila tunay na childhood friends. Nakita lang daw niya ang bida sa tabing dagat na agaw buhay. Naligtas ito ng magaling na doktor pero nagkautang siya ng malaki kaya kinailangan niyang gamitin ang bida para maging killer at mabayaran ang utang nila. Pero umalis na pala ang bida kaya hindi niya narinig ang sinabi ng ibon. Maging si Xiao Fei ay umalis din. Nakita ni Seven na maraming sira ang espada niya. Naglaban pa sila at nabasag ang espada ni Seven kaya nainis siya kay Daibo. Aatake sana si Nerd pero umatake si 13 at nagawang matabasan ang damit ni Nerd kaya nakita ang pampers nito. Namukha ni Nerd si 13 na isang killer sa Xuanwu. Tinuro ni Seven ang nahuhulog na manok at pinakita si Xiao Fei na naging machong manok at sinuntok ang shield ni Nerd. Sinabi ni 13 sa bida na umatake sila ng sabay. Naging barena ang machong manok at umatake muli kaya ginamit ng nerd ang shield. Pero sumabay sa pag-atake sina 7 at 13 kaya napilitan ang nerd na gayahin si Iron Man at ginawang damit ang sasakyan nito. Saka sinuntok ang lupa at nataman ng tatlo saka din niya ito sinaktan. Binugbog pa ng nerd si 7 na walang laban saka niligtas ulit siya ni 13 at sinabing siya lang ang papatay sa bida. Kaya pinatamaan sila ng kanya ni Nerd pero naglabas ng China Shield ang babae. Muling umatake ang Nerd kaya tinulak ni Seven ang babae kaya inakala ng babae kung patay na si Seven. Pero naging dahon pala ito at ini-apply ang technique ni Dachun na Jiu-Jitsu at ni Lock si Nerd. Sinamantala ni 13 na umatake pero nakuha siya sa time freeze ni Nerd. Kaya napilitan si Seven na muling gamitin ang gunting nito at naalala ang iba pang mga character. Saka pinatamaan niya ang puso ni Nerd ngunit maging siya ay bumagsak. Kaya nalungkot si Xiao Fei at sinubukan siyang buhayin. Pero buhay pa pala ang kalaban na nagsabing pinalitan daw nito ang puso ng machine. Papatayin sana nito si Seven pero dumating si Daibo na nagpakilalang hari ng mga chicken, pero tumakbo at nagputak ito nang barilin siya ng nerd. Naipakita ang nakaraan ni Seven na mula siya sa Xuanwu at nilabanan niya ang ibang mga killer dahil sa pagliligtas sa isang babae. Ngunit sa huli ay trinidor siya ng babae at sinaksak sa likod. Ginamit niya ang huling kapangyarihan para sirain ang kinatataywang tulay at nahulog siya sa tubig. Natatalo na ang dalawang natira na kalaban ni Nerd at nasa bingit ng panganib si 13, nang bumangon ang bida at nagchansing sa babae. Saka kinuha nito ang espada at muli itong binuo kaya nagtaka si Nerd dahil parang kakaiba ang kaharap niya ngayon kumpara kanina. May inactivate din si 13 gamit ang kanyang mata.
Umatake si Seven na parang so-so-ke moves kaya inactivate ni Nerd ang high-level shield nito. Nasira ang talim ng espada ng bida, pero muli niya itong binuo at tinanggal ang robot na kamay ng Nerd. Napa-atres si Nerd at tinawag nito ang huling alas na robot ball. Pumasok siya dito at binalak na tapusin ang lahat ng tao sa isla. Pero hamaba ang espada ni Seven at hinati ang robot na sumabog. Kaya tumilapon ang nakapampers na Nerd palayo. Nilapitan ni Daibo si Seven pero sinabi nitong isa siyang killer. Gamit ang mala CCTV na mata ay live na nakita ng boss ni 13 ang nangyari at inutusan ng babae na patayin ang bida. Natatakot ang mga bida na baka naging iba na si Seven kaya naghanda si Kapitan na patayin ang bida kung sakali. Pero paglabas niya ay balik siya sa pagiging kagaya ni One Animation na Kenkoy. Pinaayos din ni 13 ang gunting ni Seven mula sa mukhang pinagsanib na Thor at Conan. Pinakita naman ang kwento ni 13. Sa kanilang lugar na Xuanwu ay pinakamalakas ang kanyang matandang tatay. May nagbalak na sniping ng matanda gamit ang makabagong sniper rifle. Pero hinati lang ng matanda ang bala gamit ang espada at hinagisa ng dahon ng puno ang asa sina headshot sa ulo. Siya daw ang panglabing tatlong anak ng matanda at nakita nito ang ama na kinalaban ang isang kung fu master. Ngunit gamit lang ang paningin ay natalo ang kalaban. Dahil dito ay na-inspire ang babae na mag-aral kung paano tumaga. Nahati naman niya ang mga prutas, maliban lang sa durian na maraming tinik. Minsan ay nag-uwi ng babae ang kanyang ama at nagkaanak sila ng lalaking bata. Kaya napangiti ang matanda. Ngunit kasunod niyon nabigla silang umalis ng kanyang ina sa kanilang tahanan. Habang kumakain sila ay isang malaking pangit ang binuhat ang ina ni 13 at binalak saktan dahil ito ang asawa ng malakas na matanda. Ngunit sinaksak ng bata ang kanyang paa at naligtas ang ina. Saka kinalaban at nagpahabol siya dito. Malakas ang kalaban at armas nito ang palad na pang Buddha palm kaya nawawasak ang lupa. Naitapon ang bata ngunit ginamit niya ang lihim na natutunan sa ama. Tinalian niya ang armas at sinaksak ang tagiliran ng kalaban saka ginawang diversion ang armas na nasalo ng taba. Pero gumamit ang bida ng matulis na kahoy at tinusok ang paa ng mataba. Saka naalala ang hindi pagpansin ng ama sa kanya. Tapos nakita pa niyang sinaksak ng iba pang kalaban ang kanyang ina. Sinubukan niyang tumulong pero maging siya ay sinaktan at nawala ng malay. Papatayin na sana siya ng isa pang kalaban pero niligtas siya ng isang nakamaskarang long hair at nahati-hati ang kalaban. Saka pinatay pa nito ang iba pa. Aalis na sana ang mandirigma pero sinabi ni 13 na isama siya at gawing mag-aaral. At mula noon ay naging isa na siyang killer. Nanaginip naman si Daibo ng kung paano magluto ng manok, kaya siya nabangungot. Pinakitang nakatira siya noon sa isang chicken farm at sila ay kinakatay ng mga tao. May kaibigan din siyang manok na mataas ang pangarap na si Dafei. Nais nitong maging pinakalamakas na pangsabang dahil pag nangyari iyon ay hindi na siya kakatayin maging ang mga anak niya dahil gagawin siyang fighter cock. Sinubukan nitong labanan ng champion sa arena na si King Pheasant ngunit walang laban si Dafei sa macho at naihagis siya. Ngunit himala na nagawang nakalaban ni Dafei gamit ang kakaibang galaw at nasugatan ang kalaban. Nagalit ang machong kalaban at sumugod ngunit ginamit ni Dafei ang kanyang utak at ginamit ang sariling lakas ni King Pheasant. Nasuntok siya pero nagawa niyang mabulag ang isang mata nito at masira ang kalingkingan. Wala na siyang lakas dahil sa lakas ng pagsuntok sa kanya ng machong manok at hinihintay na lang niya ang oras. Pero gumamit ng steroids ang kalaban kaya bigla itong bumilis at lumakas. Sinakal nito si Dafei at pinagsusuntok. Kaya nagsaya ang mga sugarol na mahilig sa pula o sa puti. Sumigaw si Daibo at sinabing tapos na ang round, pero pinagpatuloy pa rin siyang binugbog ng nakahay na manok. Kaya natigok ang bidang manok na kawawa naman. Hindi ito matulungan ni Daibo dahil hinawakan siya ng mga sugal lang ang alam na nais ng fried chicken pagkatapos ng laban. Kinuha ni Dai ang glasses at anak ni Dai Fei na si Xiao Fei kaya nila ito kasama ng ating bida. Nagsimula ang series sa mga bakla na kakompetensya ni Seven sa paggupit ng buhok. Magaling ang mga ito sa pag-aayos ng buhok, kaya sa inggit ay nagpanggap si Seven na ilaw, saka sinubok ang gupitin ang buhok ng bakla. Matigas ang buhok, pero gamit ang makapangyarihang gunting ay naputol ang buhok. Kaya nagalit ang mga bakla at hinabol ang bida, kasama si Dai. Lumabas si Xiao Fei at nilipad sila pero pusa ang nakuha kaya sa huli ay nagka-gallows ang bida. Dumating ang bodyguard na si Dachen at sinabi nitong may mga dumating na killer sa isla. At nais niyang hanapin ito ng mga bida. Ayaw sana ito ng dalawa pero nang makita nila ang malaking patong sa ulo ng mga ito ay biglang nasiyahan si Angry Bird at pumayag sa nais ni Dachen. Pagkaalis ni Dachen ay sinabi ni Dai kay Seven na hanapin ang mga killer. Nagbigay ito ng pampapogi sa bida na isa ding madayang armas na lumalabas ang shuriken. Nagpunta si Dai sa isang kainan at naisip na tanungin ang kaharap kung killer ba ito.
Ngunit saktong isa nga itong sugarol na killer na idol si Hisoka na mahilig din sa baraha. Inilabas ni Seven ang armas at lihim na ginamit, pero aksidenteng nasangga ng kalaban ang shuriken. Saka nilabas ang dice nito at nagporma-porma pa na ginamit ang dice. Pero sa lakas ng pagkakabagsak niya sa baso ay nataman siya ng shuriken kaya natigok din siya. Nagalit ang nagbebenta dahil hindi pa pala siya nakabayad ng in-order. Bibili sana si Seven ng mami at nag-order ito ng jampong, pero nagulat ang baka dahil nalaman ni Seven ang killer name nito. Kaya inatake niya ang bida. Saka nagturo ng kung paano mambugbog ng karne. Pinitpit nito ang bida pero naging isa itong betlog at pagtalikod ng toro ay kinagat niya ito sa buntot. Hindi siya nito mahuli dahil ito daw ang kahinaan ng mga taong mahilig sa gym na malalaki ang katawan. Naisip ng toro na pisatin ang bida gamit ang puwet at tinusok ang sarili ng matulis na bato. Pero wala na pala ang bida doon kaya almoranas ang natamo ng toro. Nagpunta ng CR ang bida, ngunit nagulat siya dahil may katabi siyang ninja. Napagkamalan niyang kasama ito ni Greenman na cosplayer sa Baguio. Kaya nagalit ang ninja na sinabing isa siyang killer at umatake. Pero tinalo ito ni Seven gamit ang gunting at bago pa umalis ay sinabi nitong siya lang ang weird na character sa series, kaya naiyak ang ninja. Kasunod niyang nakita si Lolo Coast Guard na nakahiga sa lupa at ang isang samurai assassin na binubuli ang batang si Cola. Nagtanong ang killer kung sino ang pinakamalakas sa isla kaya tinuro nito si Seven. Naglaban ang dalawa at nilabas ng killer ang samurai nito. Ngunit baril pala ito na pinatamaan si Seven. Akala niya ay panalo na siya pero biglang bumangon si Seven. At pinakitang sinalo nito ang bala gamit ang gunting kaya natakot ang killer. Umatake si Seven gamit ang gunting pero naalala ng samurai na swordsman siya at tinaga ang gunting. Ngunit nahati ang gunting na lumipad. Dahil naistorbo ay di niya nakita ang paglapit ni Seven na sinuntok siya sa mukha. Saka nagpakilala si Seven na isa siyang barbero sa isla at may discount pa kung gusto niya. Saka ito umalis. Kalaunan ay nalaman nilang kidney stone lang pala ang sakit ng matanda at hindi ito nataman ng bala ng samurai. Saka hindi pa nabayaran ang mga bida. Dumating ang mga baklang barbero at mangbubuli sana. Pero hiniwan ni 13 ang buhok ng boss kaya sila tumakbo. Saka sinabi nitong parating na ang mas maraming mga killer kaya kailangang tumakas ng bida. Pero para kay Dai ay pera ito. Nagpunta si Boy Samurai Ishiro sa gupit shop ni Seven kaya ginawa siyang flat top ng bida. Kaso ay hindi siya kasya sa pinto. Nagpunta si 13 sa bahay ng bida para patayin ito. Nang inutusan siya ng boss na long hair para patayin ang bida, ay hindi niya ito nagawa sa season 1, dahil niligtas siya nito noon mula kay Nerd. Kaya binalik niya ang pabor at umalis sakay ng ibon. Ngunit nang ayos na ang lahat ay binalikan niya si Seven para patayin ng tuluyan ang birdie-birdie nito. Tumakas ang bida at makailang ulit na tinapunan siya ng babae ng pangpatay. Nadamay pa ang mga tao sa isla maging ang buhok ng rocker na mahilig sa pink. Nagpanggap si Seven na aso pero nataman pa rin ang puwet niya saka nauntog pa sa railings ang target ng babae. Inilipad ng itlog na manok ang bida na nagpaalam na. Pero nadagat ang manok ng agila kaya nahulog ang bida. Pinakita ang alaala ni 13 na tinuruan siya ng master na kapag may misyon ay huwag nang magtatanong at gawin na lang ito. Nahati ang lupa pero nakadikit pa rin ang ulo ng bida. Saka nag-usap silang magduel at pag nanalo ang babae ay aalis ang lalaki. Pero pag nanalo ang lalaki ay magde-date sila sa beach. Habang naglalaban ay naipakita ang nakaraan ni 13 na may tinutulungan siyang bata na hinahabol ng mga kalahi ni Orochimaru. Pero maging ito ay Orochimaru din lang na muntik siyang kainin. Pero dumating ang boss niya at niligtas ang babae at sinabing huwag magpadala sa emosyon. Muling umatake ang babae at naghagis ng mga blade. Kaya nagtapo ng smoke bomb si Seven at naglaho. Nasalo ng babae ang mga punyal. Pero isa pala sa mga ito si Seven na muling naging tao. Sasaksakin sana ito ni 13 pero may napansin ang lalaki sa puno na naghagis ng mga kutsilyo kaya niyakap ni Seven ang babae at gamit ang kutsilyo sa buhok ay niligtas nito ang babae. Wow, chancing na naman. Naputol ang buhok ni 13 na naglugay. Saka tinapunan ni Seven ang kutsilyo ang kalaban na isa din palang babae. Kasama pala ito ni 13. Lumabas ang pakpak nito na umalis kaya nasabi ni Seven na Victoria's Secret Angel daw ito. May binigay na scroll si 13 at pinagtapat kung sino sila. At ang misyon nito sa isla na pag-spy at pagpatay sa pinakamalakas doon, bago ito sakupin ng Xuanwu. Si Mad Bark ang target niyang pinakamalakas doon dati pero dahil kay Seven ay nakita nila ang iba pang malakas na nakatira doon. At dahil dito ay nagkaroon din ng patong ang ulo ng bida. Bago umalis ang babae ay sinabi nito kay Seven na open bounty na siya ngayon at marami ang darating para sa kanya. Pero ang isusuot nito sa beach ang naiisip. Samantala ay umulan kaya hindi makauwi ang crush ni Ishiro.
Pero dumating ang flat top at nagulat ito dahil tama si Seven na nagustuhan ng babae ang buhok niya. Minsan ay may dumating na aso sa kampo ni Mad Bark at gamit ang gitara nito ay pinataob ang mga asong naroon. Nakita naman siya ng boss na Mad Bark. Sinabi ng bisita na mag-duel daw sila. Nagpatugtog ang mga ito ng musika. Hard Rock vs. Emo. Nang marinig ni Mad Bark ang kantang malungkot ay naging emo siya at naalala ang sad moments niya. Pero di niya namalayan na natamaan na pala ng shuriken ang kanyang puso kaya siya natalo. Sinabi niya ang nangyari sa mga kasama sa isla. Nagbalak ng plano ang mga bida at naging pain nila si Mad Bark. Mabilis nga itong tinaliyan ng kalaban gamit ang kapangyarihan. At inakala nitong ito si Seven. Pero naging alak pala si Seven at saka hinampas ang kalaban. Saka nagawang malak ng bida ang sarili sa likod ng aso gamit ang teknik ni Dachen. Pero nagpatugtog ng emo medley song ang kalabang aso at narinig ito ng mga bida, na naiiyak daw dahil sa pag-ibig. Mag-aral muna kayo. Kaya nabitiwan ng bida ang kalaban. Pero may headset si Dai na binaril ang kalaban pero natalo pa rin siya ng musika, pero niligtas din siya agad ni Seven. Ginamit ni Seven si Xiaofei na headset at inatake ang kalaban. Nagawa ng kalaban na mekailag ng maraming beses pero dahil sa lakas ng macho papa na ibon ay nakalapit ang bida. Tumalon sa puno ang kalaban pero agad siyang sinundan ni Seven at nagawang masira ang string ng gitara. Ngunit may espada ang aso na inatake si Seven. Pero pinaamoy ng lalaki ang paa. Kaso ay hiniwan ng aso ang kinatatayuan ni Seven, kaya ito bumagsak sa lupa. Binalak nitong patayin si Mad Bark pero pinigilan siya ni Kitty at tinawag sa pangalan na Kai. Isa pala itong pusa, nagmaskara lang pala itong aso pero nang pinaamoy ni Seven ang walang ligo nitong paa, ay nabisto nilang peke itong aso. Kasama din lang pala ito ni Kitty dati at nasabi nitong crush nito si Kitty. Pero friend zone lang siya dahil sa pagtatapat noon ni Mad Bark kay Kitty. Saka sinabi nito ang emo na kwento na umalis daw siya doon para magpunta ng isla na maraming chicks, para makalimutan niya si Kitty. Pero sa Xuanwu siya napadpad. Kumanta daw siya sa kalsada para mabuhay. Pero nang minsang may mangbuli sa kanya ay niligtas siya ng isang kung fu master. Alam ng master na virgin pa siya at di pa nakahawak ng kamay ng dalaga. Kaya nagsanay ang pusa ng guitar kung fu at muling bumalik para sana magtapat kay Kitty. Pero naroon ulit si Mad Bark na kinakantahan si Kitty, at nakita nitong ang galing-galing daw ni Mad Bark. Sinabi nitong hindi niya intensyon na patayin si Mad Bark pero nais lang ay pakitang mas malakas siya at pogi. Pero talagang friend zone lang daw siya kay Kitty. Saka kinabukasan ay umalis din ito uli, at sa gitna ng dagat ay muli itong kumanta ng sad-sad song. Mapapamura ka sa ganda. Magtapat kasi kayo para hindi kayo maunahan. Saka kayo iiyak-iyak at kakanta-kanta ng emo. Nagpunta si Cola sa shop ni na Seven at nagpagupit. Pero ayaw nito ng bagong style. Tinawag niya si Seven pero ayaw ng bida. Kaya binayaran niya si Dai ng makapal na pera at inutusan ng ibon ang bida na samahan si Cola. Sa pamamasyal ay sinabi ng bata na nagpunta siya sa magaling na doktor at binigyan siya ng peanut butter panggamot sa makating katawan. Pero last na daw ang bottle na iyon. Naunang umalis si Cola. Hindi napansin ni Seven ang pag-atake ng isang kalaban ng mulawin at gamit ang dila ay pinigilan siyang gumalaw. Yaks! Kapag nagpatuloy daw ito ay mamamatay ang bida dahil sa hindi paghinga. Saka nag-invisible ang Han Yanggo. Nakita naman sila ni Tatang Coast Guard pero yung walang suot na helmet ang napansin niya. Helmet talaga, may pera kasi. Sinubukan siyang tawagan ni Cola at naangat ng lalaki ang tawag. Pero sinabi ng chameleon na walang service. Ipinakita naman si Nerd na Binal Ikan pala nito ang cube ng sasakyang sumabog nang maglaban sila noon ni Seven. Gamit ang advanced technology ay ginawa niyang jet ang cube. Pero paglingon niya ay nahawakan na siyang bigla ni Cola at gamit ang kapangyarihan nito ay hindi makagalaw ang Nerd. Sinabi ni Cola na ipasyal siya nito sa stand dahil kung hindi ay tatawagin niya si Seven. Kaya natakot ang prinsepe ng stand at dinala ang babae sa tirahan nito. Inis ka ng robot si Cola kaya napansin ng assistant ni Nerd na may kakaiba sa genetic ni Cola. Nang tignan nila ito sa lab ay nalaman nila ang totoo. Nilapitan ni Nerd si Cola at sinabing isa daw siya sa mga experiment ng Stan noon, na balak makagawa ng malakas na genius. Ngunit itinakas siya ng ina ng babae na isa ding doktor. Sinabi ni Nerd na dahil sa experiment kaya siya nagka-cancer at ang kinakain niyang peanut butter ay hindi ito matatanggal. Kaya sinabi niya sa babae na pwede siyang matulungan pero kailangan niyang manatili sa Stan. Pero sinabi ni Cola na ayaw niya sa Stan dahil boring. At muli itong sumakay ng jet pa uwi ng Chicken Island. Naabutan nitong muli si Seven na naroon pa rin sa scooter kasama ng Lizard kaya tinawag niya itong maglaro ng ML para hindi maboring. Di nila alam na pinagmamasdan sila ng mga Stanyans. At nasabi ng prinsipe na inggit daw siya dahil masaya ang mga bida.
Nagpunta si 13 sa maskuladong blacksmith na mahilig sa brief na may buckle belt at pinakita ang espada ng bida. Nasabi nitong espada daw ito ng demonyo at makapangyarihan. Nagpunta si Jack sa shop at tinali si Dai. Dumating si Seven at nakita ang Kengkoy na Jack na ayaw daw magpagupit. Ngunit nais daw nitong ipaghiganti ang pag-slice sa kanya ni Seven noong killer pa lang ito. Bumalik daw ito nang marinig ang balita na tinalo ni Seven ang prinsipe ng Stan. Pero hindi maalala ng bida ang nangyari. Kaya binuhusan nila ng gasolina si Dai at binigyan ng 10 minuto ang bida na talunin si Jack. Dahil kung hindi ay magiging benta sa manginasal ang masarap na katawan ni Dai. Kaya gamit ang gunting ay inatake ni Seven si Jack na mabilis na umilag. Pero napagtanto nitong ang tali ang nais putulin ni Seven. Kaya pinagsasangga ng mga tao niya ang gunting ng bida na nagmumukhang gory dahil sa di kayang malagpasan ang shield ng mga kalaban. Sinusubukang gamitin ni 13 ang espada ni Seven pero hindi niya magamit. Saka nakaramdam siya ng malakas na enerhiya na kanyang sinundan. Galing pala ito sa pinaglalabanan ni na Seven at Jack. Pinabilis ni Seven ang pag-ikot ng gunting nito at inatake ang pirata. Pero malayong malakas si Jack Tallis buhok. Nauubusan na ng oras si Seven kaya binalak-utakan si Jack at may akap pero madali lang siyang naiwasan. Saka pinagsisipa ang kawawang bida. Naikwento din ito na dahil sa pagtalo sa kanya ni Seven noon ay isang taon daw siyang nag-recover at palagi siyang binabangungot. At kailangan daw niyang matalo ang bida dahil kung hindi ay palagi na lang siyang takot habang buhay. Naroon din pala ang chicks na nanonood at nais makita ang kakayahan ng bida. Nanghihina na si Seven at malapit nang mal-eatsen si Dai. Alam ni Seven na ginamit na niya ang lahat at wala na siyang ibubuga pa. At dahil naroon si Jack para mag-high-ganti ay ginamit ni Seven ang sariling armas para sugatan ang sarili. Nagulat pareho sina Jack at 13 sa kanyang ginawa kaya agad na lumapit si 13 para iligtas ang bida. Ngunit nang makita ni Jack ang espada ni Seven ay nagka-interes ito at nais kunin. Kaya agad na inatake ang babae gamit ang pambihirang bilis. Pero sa pagkakataong iyon ay na-activate ulit ang dating Seven at naalala ang pangatlong rule nito na huwag makialam sa iba kung hindi misyon. Pero nakialam siya at inactivate ang espada at niligtas si 13. Pinaulanan ng basag na espada ang umaataking si Jack na naubos ang damit. Saka nagpalitan ng pag-atake. Nag-alala si Jack na baka may sugat uli pero wala kaya natawa. Ngunit natabasan ang buhok nito kaya nagtago dahil hindi daw pwedeng kunan ng litrato pagpangit. Ganun pa man ay naluto pa rin ang manok kaya nakaamoy ang chicks ng masarap na putahe. Kalaunan ay binigyan ni Seven ng isusuot na bikini si 13 para sa date nila sa beach saka ito umalis. Minsan ay may lalaking dumating kay Daibo at pinakita ang nakidnap na Seven at Xiao Fei. Kaya agad siyang nagpunta sa lokasyon kung saan ito naroon. Ngunit nagulat siya dahil naalala niya ang dating arena kung saan hari si King Pheasant. Nakita ni Daibo na buhay pa ang panabong na manok at naging robot pa ang parte ng katawan nito. Sinabi nitong labanan siya ni Daibo ng 15 minuto at kung makakasurvive siya ay palalayain niya sina Seven at Xiao Fei. Pinakita din kung paano nahuli si Seven dahil sa isang patibong. Naikwento ni King Pheasant na naging bagsak ang negosyong sugal ng mga tao at pinag-initan siya at binugbog at muntik patayin. Pero nakatakas siya, saka biglang dinala siya ng mga baliw na Stan Ians at pinag-eksperimentuhan. Akala niya kung mamatay na siya pero nakaligtas siya at naging malakas na mandirigma ng Stan. At binigyan siya ng misyon na patayin si Daibo kapalit ng pera, kaya mas nagsaya ito. Hinawakan ni King si Dai pero biglang nagbago ang anya ni Dai at naging parang Raizen ng Ghost Fighter. Nagkaroon ng Tiger Stripes at naging malakas. Inatake niya si King at nasugatan. Pero dahil advance ang gadget ay nagawang mapag-aralan ni King ang kahinaan ni Daibo at naatake ito. Nagawang mahawakan ni Dai ang paa ni King at may hampas ito sa lupa. Ngunit lumipad ang kamay ng robot at nahuli si Dai na mabilis din niyang binugbog. Saka biglang nawala ang lakas ni Dai at naging pang-ulam ulit na manok. Nagmakaawa si Dai na huwag niyang saktan sina Seven at Xiao at siya na lang ang patayin nito. Total, siya naman ang may kasalanan sa pagkasira ng dati nilang tirahan ni na King Pheasant dahil kinamuhian pala nito ang mga tao noon at pinaglaban-laban gamit ang pera. Ngunit nang makilala nito si Seven at nagustuhan ito ni Xiao Fei ay nag-iba ang kanyang isip sa mga tao. Nagalit si King at papatayin na sana si Dai. Pero dumating si Dafei at inatake ng old kung fu style si King. Ngunit kalaunan ay hinuli ni Xiao Fei si King saka ginupit ni Seven ang wire sa robot na kamay, kaya na-deactivate. Siya pala ang nagpanggap na Dafei. Kalaunan ay pinaliwanag ni Seven kung paano sila nakaligtas. Bumagsak pala sila sa submarine ni Jack at ginawa silang bala ng kanyan pabalik. Naiinis ang dalawa na tutuliin sana si King, pero sinabi ni Dai na umalis na sila. At patas na sila ni King. Nagpagupit ang customer na long hair na hindi nagbabayad. Biglang may lumipad na bala na may message na tinatawag ang bida sa date.
pero natamaan ang long hair at naubusan ito ng dugo kaya nahilo. Habang naghihintay sa pagdating ng kadate na 13 ay nag-isip ng kung paano lalabas na gwapo ang bida sa mata ng chicks na 13. Bumili pa siya ng black rose at nagpalit pa ng damit. Binigay niya ang rose sa babae na nakatayo doon pero hindi pala ito si 13 dahil ito si number 11. Sinaksak siya nito ng kutsilyo na may lason kaya natamba ang bida. Papatayin na sana siya ng Victoria's Secret Angel pero bigla silang inilawan ni Dacian na secu. Nagpalusot ang babae na nagde-date sila. Kaya sinabi ni Dacian na bantayan niya silang dalawa. Pinapaalis siya ng babae noong una pero nang mamukhaan nitong may pera sa ulo ni Dacian ay tinawag niya ito. Pero hindi nakikinig si Dacian kaya nilapitan niya ito. Pero sinabi ni Dacian na hindi kasi siya gwapo kaya akala niya kung iba ang kausap nito. Kalaunan pa ay nabisto din ni Dacian na killer ang babae nang muntik na siya nitong patayin. Pero nakailag siya sa pagsaksak. At pinatigas ang muscles kaya hindi siya natabla ng shuriken. Nakita ni Seven na naglaban ang dalawa at parang naging drawing ng bata ang babae at si Dacian. Nagbasa siya ng hairstyle manual habang naka-hide dahil sa lason. At kung ano-ano ang ginagawa gamit ang chi. Napagtanto ni Dacian na di siya makalipad kaya nahulog. Natanggal ang lason ni Seven at naglaro ng gunting. Tatakas na sana si Eleven ngunit dumating si Kapitana at nakakahiya daw ang damit ng babae kaya pinatamaan niya ito ng power. Nahulog ang nanghinang Eleven at aatakehin sana ito ni Kapitana pero niligtas ito ni 13. Dahil dumating ang crush ay biglang nabangon si Seven at sinuot ang damit at sumayaw ng sayaw ni Michael Jackson na nasa impyerno na daw. Saka binigay niya ang rosa sa nagtatakang 13, pero napagtanto nitong sinaksak ng kapatid si Seven. Tinanggap ni 13 ang rosas pero tinanggal niya ang damit ni Seven kaya na-distract ang matandang Maria Clara, at nakatakas ang mga killers. Sa isang madilim na bahagi ay nag-usap ang magkapatid tungkol sa kanilang tatay na Bob Arrow. Ngunit biglang may dumating at pinalipad si 11. Sa kakasunod na inatake si 13, ipinakita ang isang maskuladong lalaki na nagpunta ng isang kuweba. Pinalabas nito ang nagbabantay na higanteng yeti doon at sinabing maganda daw gawing jacket ang balat nito. Kaya nagalit ang halimaw at inatake siya. Pero madali lang niyang natalo ang higanteng halimaw. Ngunit habang naglalakad ay dumating ang master ni 13 na si Blue Phoenix at sinabing patay daw ang malakas na lalaki. Lumaban naman ang lalaki pero madali lang itong tinapos ni White Longhair. Naroon din pala ang batang 13 na sumasama sa kanya at nakita ang maraming mga mandirigma na pinatay ng master. Nag-antay sila ng matagal sa ilalim ng snow at dumating ang isang lumilipad na babae at tinawag sila para samahan ang boss ng Shadow Killers. Ipinakita naman si Seven at binigyan ng amulet ng Master at isinama sa matataas na rangko ng mga Shadow Killers. Ngunit nainggit ang isang killer na si Red Tooth at naisubukan ng bida kaya inatake niya ito. Saka ngumiti pa ang pangit gamit ang aswang ng ngipin. Pero hindi daw interesado ang bida at umalis. Pero makulit ang pangit at inatake ang bida gamit ang kuko at kung fu skills. Madali namang nailaga ng bida ang mga suntok at kalamet ni Red Tooth. Saka sinaksakang tiyan ni Red Tooth at nasangga ng espada ang pagkagat nito. Pero nasira ang espada at nakagat ang bida na naramdaman daw na nahigop ang kanyang puwersa. Baklang manghihigop ng lakas. Naroon din ang master ni 13 na nanonood at naisip na malakas si Seven. Naging mas malaki si Red Tooth at muling umatake at kakagat insana sa likod ang bida. Pero Naki alam na si Master Pogi at umatake gamit ang espada. Pinaalala nito kay Red Tooth na bawal atakehin ang kasamahang Shadow Killer. Kaya umalis si Red Tooth at sinabing welcome daw si Seven sa grupo. Sinabi ni Blue Phoenix kay Seven na nanalo sana siya kung mas maganda ang espada niya. At tinuro kung saan niya makukuha ang espada na binabantayan ng malakas na nilalang. Habang kumakain ay may dumating na bisita si Lola Stricta. Ito pala si Red Tooth na dati niyang alalay. Alam ni Kapitana na naging demonyo na si Red Tooth kaya siya umatake. Naglaban silang dalawa at nasira ang bahay, kaya nagpatuloy sila sa labas. Nakakalaban naman ang matanda pero mas malakas si Red Tooth. Nadamay pa ang mga bida at iba pang naroon sa labanan nila. Inatake ng Coast Guard at ishiro si Red Tooth gamit ang kanilang mga baril. Pero wala itong epekto sa aswang. Nakita ni Seven si Red Tooth at naalala ang paglalaban nila sa dating siya. Nais ay patanggal ni Red Tooth ang tato na nilagay ng matanda sa kanyang dibdib. Pero sinabi ng matanda na si Leon para di siya tuluyang masira ng demonyo sa katawan. Nagalit si Red Tooth at binalak kagatin si Jiang, pero isinangga ni Seven ang matigas na paa ni Dacian. Ginamit ni Seven ang matigas na katawan ni Dacian at hindi sila matablan ng pag-atake ni Red Tooth. Kaya nagugulat ang iba pang taga-isla na naroon. Naiinis si Red Tooth na nagtanong kung anong level ang tigas ng katawan ni Dacian. Sinagot naman ito ni Dacian kaya napagtanto ni Red Tooth kung ano ang kahinaan nila. Tinusok niya ang pusod ni Dacian kaya ito nasaktan na parang balon. Sa kanya ito kinagat kaya natalo.
Umatake pa si Seven gamit ang gunting nito pero walang epekto. Sinabi ni Jiang na kung tuluyang maging vampira si Red Tooth ay kakainin silang lahat sa isla. Kailangang mailabas ni Jiang ang tunay na lakas kaya dapat daw siyang halikan ng lalaki. Ngunit ayaw ng ibang naroon kaya si Seven ang hinalikan ng matanda. Pero hindi pa rin siya lumakas, kaya maghalikan pa daw ulit sila. Kalaunan pa ay biglang naging chicks yung matandang Jiang. Flawless na magandang chicks na naging mas malakas pa kay Red Tooth. Madali lang niyang tinalo ang halimaw, at dahil sa ganda ay napanganga ang mga lalaki doon. Kalaunan pa ay napagtanto ni Red Tooth kung gaano kalakas ang Water Lily Clan. Saka naalala niya ang nakaraan nila ni Jiang, noong kapwa pa lang silang student ng Water Lily Clan. Senior pala ni Red Tooth ang babae at nagka-inlaban silang dalawa. Ngunit nang mapili si Jiang na tagapagmana na maging leader ay nagalit si Red Tooth at nagpunta sa pinagbabawal na kwarto. Kinuha nito ang kapangyarihan doon at naging halimaw. Pero marami siyang napatay na mga kasama nila. At nang tutulungan sana siya ni Jiang ay pinagbawal ito ng kanilang leader at sinabing ma-expel siya. Pero mas pinili ni Jiang na ma-expel. Nagpatuloy sina Red Tooth at Jiang sa paglalaban at nagawang mahuli ni Jiang ang halimaw sa Water Lily Light nito. Ginamit niya ang lakas para talunin si Red Tooth pero naaawa pa rin siya dito kaya natigil niya ang pag-atake kay Red Tooth. Saka sinabi niyang magsama silang muli, pero inatake ni Red Tooth ang mga lalaki na agad na niligtas ni Jiang kaya sila masaya. Pero naging matanda ulit si Jiang kaya malayang inatake ni Red Tooth sina Seven at Dai. Nakagat ni Red Tooth si Seven at natikman ang lakas nito kaya siya muling lumakas. Tutulong sana si 13 pero pinigilan siya ng Master. Naging macho si Xiao Fei at sinuntok si Red Tooth, pero tuluyan nang naging malakas ang vampira. Muling umatake si Xiao Fei ngunit madali lang siyang hiniwan ni Red Tooth. Nagalit din si Dai at umatake bilang Tiger Chicken. Ngunit maging siya ay nahuli at kinagat sa puwet. Muling binuhat ni Red Tooth si Seven at sinabi kay Jiang na sasapsupan si Seven kung hindi tanggalin ang seal sa kanyang dibdib. Nakita ng bida ang mga bumagsak na kaibigang manok. Kaya sa loob ng kanyang katawan ay nag-usap sila ng killer na siya at sinabi nitong muli silang magsama at magiging sila ang pinakamalakas na killer. Pero para kay Seven ay ayaw niyang maging killer at nais niyang maging bago. Sinabi ng killer na Seven na huwag niyang gamitin ang emosyon at tiyak na walang makakatalo sa kanya. Inatake ni Seven si Red Tooth na nagulat, ngunit napagtanto nitong ito rin si Seven na kinagat niya noon. Umatake ulit siya pero dumating si Blue Phoenix at ibinigay ang magic sword ni Seven. Saka bawal daw sa public fight ang labanan ng mga shadow killers baka sumikat sa YouTube, kaya gumawa siya ng malawak na barrier. Kaya hindi na makita ng iba ang nangyayari sa loob. Tangi lamang na sina Seven, Red Tooth at Blue Phoenix ang nakakaalam ng nangyayari. Gamit ang bagong estilo sa pakikipaglaban ay inatake ni Seven ang vampira gamit ang espada at gunting. Ngunit malakas pa rin ang vampira para sa bida. Nakita ni Blue Phoenix na kakaiba ang estilo sa pakikipaglaban ni Seven ngayon kumpara noon kahit na nasa kanya na ang malakas na espada. Naipakitang isa pa lang Kung Fu Master ang long hair na customer ni Seven na hindi nagbabayad. At galing din ito sa Xuanwu. Yung hairstylist manual na ibinayad ng long hair na nabasa noon ni Seven ay hindi nagtuturo para manggupit, kundi ay isa itong Kung Fu manual. At nagamit niya ang paraang ito sa pakikipaglaban kay Red Tooth. Gamit ang armas ay gumawa siya ng malaking Sharingan ni Naruto at itinama kay Red Tooth. Nasinangga naman ito gamit ang Blood Defense. Nakita lahat ni Longhair ang laban at alam niyang si Red Tooth ang nanalo, dahil maging si Seven ay naubusan na rin ng lakas. Kakagatin sana ni Red Tooth ang bida para lumakas ulit, pero naroon pala si Blue Phoenix para patayin siya. At sinaksak niya ng espada ang vampira na namatay. Binalik niya ang espada ni Seven at sinabi dito na darating pa ang mas maraming killer. Kaya alam na niya ang dapat niyang gawin. Nagulat ang ibang mga bida sa pag-aakala na si Seven ang pumatay kay Red Tooth nang mabuksan na ang barrier. Nagpatuloy ang buhay ni Seven ngunit palagi siyang nag-iisip ng malalim. May dumating na killer para sa kanya. Pero natakot ito nang lumapit si Seven na nakadamit ng killer na Seven. Sinabi ng bida na umuwi ito at sabihin sa Master na pupuntahan siya ng bida para tapusin. At sa pagtatapos ng series ay nagpa siya si Seven na umalis ng isla para sa kanilang kaligtasan. Nagsimula ang series sa isang inuman kung saan pinagtawanan ng ilang warriors ang pagkamatay ni Red Tooth. Ngunit bigla silang pinatay ng isang babae gamit ang kapangyarihang bulaklak. Ipinakita si Seven na patuloy pa rin ang buhay bilang barber. Ginupitan niya ang matanda at ginawang poltak na Son Goku. Saka sinamahan si Cola sa pag-skating nito. Uminom sila ng cola at saka lihim na inutusan ni Seven si Lizard na bantayan si Cola. May dumating na killer na nagtago sa isang sulok at binalak patayin ang mga tao. Pero pinigilan ito ni Seven at sinipa saka sinabihang umalis. Pero nagtapon ito ng blade patungo sa isang bata na agad ding sinira ni Seven.
pero nadamay ang mga tao sa paligid kaya nakatakas ang killer. Kalaunan ay may isa pang killer na binalak patayin ang mga barbrong bakla. Pero nakita ito ni Seven kaya siya ang pinagbalingan ng killer. Isinanggan niya ang kung ano-ano pero lahat ay natunaw. Maliban na lang sa isang pusa na nagwala at muntik maging pus ang masabaw. Sa huli ay nagawang maitali ni Seven ang killer at apakan ito. Dahil dito ay naalala ni Seven ang nangyaring pagpatay ni Blue Phoenix kay Red Tooth. Kinailangan niyang ipakita na si Seven ang gumawa nang sa ganon ay maligtas ang mga tao sa isla. Dahil tiyak na marami ang darating para patayin si Seven ay kailangan niyang umalis ng isla. Dahil dito ay nagpa siya si Seven na isuot ang kanyang dating damit. Kasabay din ito ang pagdating ng mas maraming mga killer sa isla. Ibinalik niya ang kanyang dating buhok at damit. At sinabihan ng isang takot na killer na babalik siya ng Xuanwu para patayin ang boss doon. Nakita din pala siya ng chicks ng boss ng Xuanwu at pina-cancel lahat ng mga killer on the mission para habulin si Seven. At pinatungan ang kanyang ulo ng bounty na mas mataas pa sa bounty ni na Monkey D. Luffy at Rono Roa Zoro. Ipinakita si Seven na hinahabol ng grupo ng mga payaso at geisha na killers at nahihirapan sa pagtakbo ang bida. May nagpalipad ng maraming palaso at nasugatan ang bida. Saka biglang lumabas ang isa para patayin siya. Ngunit biglang nagising si Daibo dahil napapanaginipan niya si Seven. Kaya agad silang lumabas ni Xiao Fei para hanapin ang kaibigan. Pero gagong matanda dahil pinagseselosan niya si Seven na kasama si Chairman Zhang. Pinuntahan ni na Daibo ang mga killer na nagugulat sa pagkatao ni Seven at nakita ni Daibo na most wanted ang bida. Agad silang nagpunta ng shop at nakitang wala na ang damit ni Seven. Pinakita ang nakalipas kung saan mahirap pa rin ang dalawang bida. Nagagalit si Dai dahil sa utang niya sa doktor dahil sa panggagamot nito kay Seven. Nakita ni Daibo na may hawak ang doktor na box na nagliliwanag ang laman. Kaya sinundan niya ito at nakita ang laman ng box na malaking diamond. Kaya nag-isip siya ng paraan. Nagdrama siya sa harap ni Seven at kunwari ay may sakit siya na dulot ng doktor. At ang antidote ay nasa box na hawak ng doktor kaya inutusan niya si Seven na nakawin ito. Nagpunta nga ang bida at binuksan ang isang box, pero nahulog siya. At sa ilalim ay naipit siya sa maliit na kwarto na unti-unting iniipit siya. Kaya napilitan siyang magluto ng gamot kaya natigil ang kwarto. Kaso ay nabugbog siya ng mga box na nasa paligid. Saka nakita niya ang doktor na nakatayo sa harap ng apoy. Naisip ni Dai na baka itinakbo ni Seven ang diamond kaya sumunod din siya at nahulog. Kaya bigla siyang nasa tabi ni Seven. Kukunin sana ni Seven ang box pero inatake siya ng doktor gamit ang patibong. Lumipad naman yung broiler call para tumakas pero nakonsensya at bumalik. Nakita nito kung gaano kadesidido si Seven na kunin ang inaakala nitong antidote para sa kanya. Nalagpasan ni Seven ang maraming patibong ng doktor, ngunit sa huli ay hindi rin nila nakuha ang diamond. Sinabi ni Dai kay Xiao Fei na ito ang dahilan kaya kailangan nilang iligtas si Seven dahil kapamilya nila ito. Naging isda si Seven para manghuli ng ibang isda, pero natakot ito sa kanya. Saka isang carnivore ang dumating na kinain siya, pero ginunting niya ito at ito ang kinain sa bangka. Saka nakakita siya ng isla na agad niyang pinuntahan dahil akala niyang Xuanwu. Pero ibang isla pala ito dahil mga chicks ang nakita ng bida na naghihintay doon. Masaya naman siya lalo na nang bigyan siya ng buko. Pero nang makainom na siya ay biglang tinanggal ng mga babae ang maskara at naipakita ang unggoy na mukha. Nabangungot tuloy ang bida na maging si 13 ay unggoy din. Nakita niyang naroon din si Kai na nakakulong at sinabi nitong kasinungalingan lang pala ang isla ng mga chicks. Sinabi ng hari doon na kailangang patayin ni Seven ang prinsipe ng gwapo para maipakasal siya sa anak nitong makapal din ang labi. May taglay daw itong salamin na ginagawang pangit ang mga tao. Saka pinakita ang pogi na kamukha ng BTS. Naisip ni Seven na talunin nila ni Kai ang prinsipe gamit ang gitara nito, pero tinangay daw ng dagat ang gitara ng pusa. Nang magtanong si Seven kung anong mangyayari sa kanila kapag hindi nila mapatay ang prinsipe. At pinakita na kung failure sila ay ipapakasal sila sa mga pangit. Kalaunan ay narinig nilang may nahuli pang lalaki. Ngunit nang tignan nila ay ito pala si Dai at Xiao Fei. Nag-imo ang mga bida sa sulok, ngunit naisip ni Dai na maging gitara. Kaya lumabas sila para patayin ang target na prinsipe ng kagwapuhan. Pinatulog nila ang mga bantay at pumasok. Ngunit nagulat sila nang makita ang prinsipe na pangit din pala. Gamit ang salamin ay nire-reflect nito ang mukha para umatake at ang matamaan ay magiging kamukha niya. Nakailag si Seven sa pag-atake nito. Ngunit nataman si Kai, kaya hindi nito makontrol ang katawan na umatake gamit ang gitara at pinuntirya si Seven na nakailag. Sinabi ni Dai na kayang makontrol ng kalabang pangit ang sino mang naging kamukha na nito. Nahihirapan si Seven sa paglapit pero biglang binaril ni Daibo ang salamin at nasira. Nagpapogi pa siya sa pagbaril.
Sinubukan niyang palayain si Seven pero nabaril ang katawan ng bida. Saka din niya pinalaya, binalak ni Pangit na gamitin ang disco ball para walang ilag ang mga matatamaan at maging pangit pati ang nanonood. Pero ginaya ni Seven si Jackie Chan na pinigilan ang balak pag-reflect ni Pangit sa kanyang pangit na mukha sa disco ball, kaya hindi ka naging pangit. Saka sinampal-sampal ni Dai si Kai at nang magising ang pangit na pusa ay kumanta ito ng kanta nitong broken-hearted na emo. Narinig ito ni Prinsipe Pangit at naalala ang nakalipas. Naghihintay siya noon sa Balintawak LRT station nang may babaeng lumapit at nagkakilala sila. Naging magkaibigan sila, ngunit nang magpunta sila ng Baguio as friends, ay nagtapat ang lalaki na nais niyang makaholding hands ang babae. Pero nabasted siya sa babae na umalis at sumakay ng bus pa uwi. Hinabol niya ito pero nadapa siya at nakita ang pangit na mukha sa refleksyon ng tubig. Paggising ng kalaban ay nakatali na siya. Nagtanong ang mga bida kung paano makalaya sa pagiging pangit. At sinabi nitong makakalaya sila sa sumpa, sa pamamagitan ng love kiss. Kaya nakalaya ang mga tao sa isla sa pagiging pangit at bumalik sila sa pagiging maganda. Nais pa sana ni Seven na tumira doon dahil magaganda na ang mga tao, pero sumakay din sila ng bangka para sa misyon. Ipinakita si 13 na nakaupo sa tabing dagat at pagharap niya ay hindi na siya pangit. Nilapitan siya ng kapatid na si 11 na sinabing ang ganda niya kaya na in love si Seven sa kanya. Saka din ito umalis. Nagpunta si 11 kay Dachen na nagpo-push up at umupo sa likod pero tinapon siya ng lalaki. Inilabas ni 11 ang maraming kayamanan at sinabi kay Dachen na nais niya itong kunin na bodyguard. Nakita ni Dachen ang kayamanan pero sinipa niya ito at sinabing ayaw niya ng mga killer. Kaya naisip ng babae na magpanggap at sabihin ang kanyang kwento. Umiyak ito kunwari at sinabing pinilit lang siyang maging killer dahil nakidnap ang kanyang pamilya at papatayin sila kung hindi niya gagawin ang utos sa kanya. Dahil dito ay pinulot ni Dachen ang pera at ibinalik kay 11 at sinabi kung magkano ang sahod nito. Saka sinabi ni 11 kung saan sila pupunta. Sumakay sila ng bangka at pumasok sa islang tirahan dati ni na 11 at 13. Pero sinabi ni 11 na huwag sasabihin ni Dachen kung paano sila nakapasok. Habang kumakain ay nagbabantay si Dachen. Tinignan pa ni Dachen ang pagkain ni 11 kung may lason ito kaya natuwa ang babae. May lumapit na lasinggo at inaya ang babae na uminom. Pero tinapon ng babae ang alak sa mukha ng extra kaya ito nagalit. Pero hinawakan ni Dachen ang kamay nito na nagumpisa ng gulo. Hay nako, mga babae talaga, nasira ang espada ng extra dahil sa tigas ng katawan ni Dachen. Dumating ang mga kasama nito ngunit walang laban ang kanilang pangtusok sa matigas na muscle ni Dachen. Habang binubugbog ng mga lalaki si Dachen ay naisip ni 11 kung ano ang magagawa ni Dachen laban sa tatay nila. May dumating na tinaliyan ang kamay ni Dachen, kaya agad na umalis si 11 at lumipad palayo. Pero nahuli siya ng mga kalaban. Iwinasiwas ng kalaban si Dachen ngunit gamit ang matigas nitong katawan ay tinalo ng bida ang extra. Saka sinuntok sa mukha para pagsalitahin kung saan nila dinala si 11. Dinala si 11 sa kuta ng mga mulawin na inchik. At dito ay nagagalit ang boss na ex-manliligaw ni 11. Papatayin na sana siya pero biglang may dumating na nagsabing may kalaban. Saka pinakita ang epek na pagpasok ni Dachen na nagagalit dahil sa nakitang itsura ni 11. Ginamit niya ang kanyang indestructible virginity na matigas na katawan kaya hindi siya matalo-talo ng mga kalaban. Isang araw isang gabi silang naglaban at unti-unting natalo ni Dachen ang mga kalaban. Kaso ay naubusan na siya ng inner force kaya bumalik siya sa pagiging normal na Dachen. Tumayo ang boss na binasted dati ni 11 at sinabing papatayin niya si Dachen. Nasugatan si Dachen sa katawan dahil sa pag-atake ng mulawin. Ngunit nakahawak siya sa paa nito at nahihirapan ang kalaban. Lumipad ang kalaban sa itaas para mahulog si Dachen ngunit nakakapit pa rin ito sa kanyang kapa. Sa kanilak ang katawan sa likod ng hindi na makalipad na kalaban. Nahulog ito samantalang pinatigas ni Dachen ang katawan. Kaya natalo ang kalaban sa harap ni 11. Pinalaya ni Dachen si 11 at sinabi ng babae na hindi siya nagnakaw sa grupong iyon. Binuhat ni Dachen ang chicks na nang-aakit, pero sinabi ni Dachen na hindi siya pwedeng mag-chancing. Saka binalik pa nito ang refund dahil daw nasaktan ang babae sa ilalim ng kanyang proteksyon. Sinabi ni 11 na bakit hindi na lang maging bodybuilder ang lalaki para mas madami siyang pera. Pero sinabi ni Dachen na ang bodyguard na tulad niya ay parang payong na parang walang gamit. Ngunit kapag umulan ay nakikita ang tunay na kabuluhan. Dahil dito ay napahanga si 11 na napatingin sa lalaki. Wow, hanep na pick-up line. Napadpad ulit sa maling isla ang mga bida. Napunta sila sa isla ng mga machong papa na rock hard country. Napaisip sila na kasing tigas din kaya ng mga tao doon si Dachen.
Nag-order sila sa isang kainan ngunit walang ibang pagkain doon kundi protein powder at chicken breast lang. Ngunit manok si Dai kaya di sila kumakain ng manok. Nainis si Dai at sinabing baka malalaki lang ang katawan ng mga tao doon pero lampa naman sila sa laban. Ngunit narinig pala ito ng iba na nag-iilaw ang mata sa galit. Saka lumabas ang kanilang coach na Schwarzenegger ang katawan ngunit K-pop ang mukha. Hinamon nito si Seven ng laban na tinurong si Dai ang nagsalita. Pero nagastang sira ulong manok ang manok na Daibo. Napilitan si Dai na labanan ng coach sa ring dahil kapag nanalo siya ay bibigyan siya ng premyo. Kailangan nilang sirain ang mga pader na naroon at madali lang itong nasira ng coach. Samantalang nababali ang buto ni Seven. Gagamit sana siya ng kapangyarihan pero sabi ng referee na bawal daw. May tinapon pang bato sa kanyang dibdib na kailangan daw nilang sirain. Pero si Seven ang nadaganan. Pero nakita niyang sinira lang ito ng kalaban gamit ang muscle sa dibdib. Sa ikatlong round ay magpapatigasan sila ng katawan hanggang may matalo. Sinabi ni Seven na nanalo siya dati gamit ang Indestructible Virgin Technique. Naging seryoso ang kalaban saka pinakita kung paano ito gawin. Saka lahat ng mga tao doon ay naging ginto ang katawan. Maging ang announcer, sinabi ni Seven na nalaman niya ang technique kay Dachan at magkaibigan daw sila. Ngunit sinuntok siya ng kalaban at sinabing siya ang nagpaalis kay Dachan paalis ng isla nila. Si Dachan daw ang pinakamahina sa kanilang lahat na naroon at walang muscle at binubuli nila doon. Kaya umalis ito para magtrabaho sa isang security agency. Sinabi ni Seven na isang araw at isang gabi silang naglaban ni Dachan at walang nanalo sa kanila. Kaya hinamon ng kalaban ang bida na kung masaktan siya nito sa isang tirada lang ay siya na ang panalo. Umatake si Seven na nagastang susuntok kaya pinatigas ng coach ang kanyang buong katawan. Ngunit naalala ni Seven ang ginawa noon ni Redtooth na pagtusok sa pusod ni Dachan. Kaya finanger niya rin ang pusod ng macho na nakiliti at naitapon at bumagsak nang wala ng muscle. Tinusok ng nanonood ang pusod ng kasama at nawala din ang muscle nito. Nagpanik ang boss at muling nagka-muscle at inatake si Seven na sinuntok sa mukha. Pero nakatayo pa rin si Seven. At sinabing na-reach na ni Dachan ang level 7 indestructibility dahil hindi ito sumusuko sa pag-insayo. Nang marinig ito ng coach ay sumuko ito at sinabing natalo na siya. Kalaunan ay binigyan siya ng mapa patungo sa Xuanwo. Saka ibinigay sa kanya ang premyong napanalunan na Rapid Muscle Grower. Pag-alis ng mga bida ay kumain ng chips ang coach at nais daw uminom ng coke. Saka nasabing kung makita ng bida si Dachan ay patawad daw. Narinig pala ito ni Seven at sinabing ipaparating ang mensahe. Naglalayag ang mga bida nang biglang tumangkad ang manok, saka lumaki naman ang tiyan ni Seven hanggang maging mataba. May bata palang naroon na psychic na si Pinggan. Sinabi nitong nasa superpower country sila. Nagpakilala si Seven na killer kaya nilunod sila ng bata. Kaya sinabi niyang isa siyang hairdresser. Kaya nagpagupit ang bata ng buhok nito. Sinabi ng bata na may meeting ang mga magulang nila at may nakita din silang pulubi na galing sa Xuanwo at tinuro ang kubo nito. May pinakilala pang mga kaibigan ang bata na nakakapaglabas ng apoy at lumalaki ang katawan. Inatake nila ng umaapoy na soccer ball ang pulubi ngunit nasalag lang niya ito at lumabas. Ito pala si Juan na yung nagpapagupit na hindi nagbabayad. Nagtanong si Seven kung saan ang direksyon ng Xuanwo. Kaya sinabi ng long hair na sasabihin niya basta gupitan siya nito ng libre. Gugupitan sana ni Seven ang long hair pero sinipa siya ni Pinggan dahil dumating pala ang jet ni Nerd. Bumaba ang jet niya sa lupa kaya namatay ang apoy ng long hair na nagrereklamo dahil sa hindi paluto na chicken wing nito. Nakita ni Seven na kasama ng Nerd si Cola at napaisip kung kailan ba siya nahuli ng prinsipe. Inatake ni Pinggan at ng mga kasama nito ang Nerd gamit ang kapangyarihan nila. Pero nag-shelled ang Stan Ian at sinuot ang damit nitong robot saka mabilis na inatake ang mga bata. Madali lang niyang napatumba si Pinggan at ang mga kasama nito at tinali. Nagpakilala si Cola na may lahi din siyang taga superpower country. Nagtanong si Nerd kung bakit galit si Pinggan sa mga taga Stan Ian. Kaya sinabi ng bata na dahil sa pagkidnap ng mga Stan Ian sa mga taga superpower country ay marami ang namamatay sa kanila. Nagtatanong si Cola kay Nerd kung bakit nila ito ginagawa at bakit di nila pag-eksperimentuhan ang kapwa nilang Stan Ian. Pero biglang nagpakita si Seven na inakalang kanidnap ni Nerd si Cola. Pero sinabi ni Cola na inutusan niya ulit si Nerd na dalhin siya sa superpower country. Biglang inilayo ni Nerd si Cola sa bida. Saka sinabi ng nakapampers na Iron Man na ituloy nila ang kanilang laban. Pinaputukan nito si Seven na napilitang tumakas. Nakialam din ang mga bata at inatake ng apoy si Nerd at tinapunan ng ginawang higanteng chicken wing ni Hua si Nerd. Saka sila nagtago, nakaisip ng paraan si Seven na kanilang ginawa. Inatake nilang magkasama ni Pinggan si Nerd gamit ang kapangyarihan ng bata.
Sa ere ay ginawa ng bata na higanti ang mga berries at naipit si Nerd. Nakatakas ang Nerd pero muli siyang hinuli ng gunting ni Seven na naging tali. Saka umatake ang dalawa pang bata gamit ang malaking nag-aapoy na kamao. Kaya kinuha ni Nerd ang protective shield nito bago siya bumagsak. Akala ng mga bida kung tapos na pero hindi pa pala. Ginamit ni Nerd ang superpower interference wave nito kaya nagkaroon ng problema ang mga bata sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Titirahin sana ni Nerd si Pinggan gamit ang laser nito, pero binangga siya ng nag-aapoy na kulot kaya si Cola ang natama ng kanyang laser. Dahil dito ay nagalit si Nerd at naging killer mode at binalak patayin ang kulot. Pero biglang hinawakan ni Hua ang kanyang laser beam at sinabing huwag patayin ang bata. Sa halip ay tulungan si Cola para hindi mamatay. Balak dalhin ni Nerd si Cola sa stan para magamot doon pero masyado itong malayo. Kaya dinala ng kasama ni Pinggan si Cola sa kanilang sekretong bayan para doon gamutin. Sinabi ni Nerd na kung hindi nila magamot si Cola at mamatay ay susunugin nito ang Super Country. Dumating ang manggagamot ni na Pinggan at sinabing di nila kayang magamot si Cola dahil sa depekto nito sa katawan. At kailangan nila ang isa pang gamot na nagmamula sa lugar naman ng mga doktor na hindi kurakot. Kaya agad na umalis si Nerd para kunin ang kailangang gamot. Pero sinabi ni Hua na may tinatago daw siyang 2 kilo ng gamot na kailangan nila pero nasa bahay niya ito sa Xuanwu. May ginawa daw si Hua na daan papuntang Xuanwu at makakapunta sila doon sa loob ng 2 oras. Pumasok sila sa tunnel at tinulak sila ni Hua at pagkatapos ng 2 oras ay nakarating sila ng Xuanwu. Pero aksidenteng natama ng poison dart si Seven dahil sa naglalaban na Kung Fu Fighters. Nahulog ang Shadow Killer badge ni Seven kaya natakot ang mga kasama ng humahabol kay Uyang at iniwan siya. Dahil dito ay nagawang malabanan ni Uyang ang malaking kalaban na tinusok niya sa kili-kili kaya umalis. Tinuro nito ang bahay ni Hua na pagkataas-taas. Sinubukan nilang paliparin si Xiaofei pero sugatan ito kaya napagod sila sa pag-akyat. Nakita nilang maganda ang paligid at pamilyar ito kay Seven. May nakita silang 2 bantay na kanilang pinagtanungan. Pero nasabi kasi ni Daibo na master pala nila ang pulubi na si Hua kaya sila binugbog. Dahil pinakamalaking gang pala ang grupo ni Hua. Nagpanggap silang ibon at nakapasok ng kwarto pero nahuli sila ng mga gwardiya ni Hua at tinali. Binalak makarate chop ng isang lalaki ang bida pero kiniliti niya ito gamit ang paa. Kaya gumanti ang lalaki at kiniliti ang paa ng bida. Biglang dumating si Uyang at nilike ang kili-kili ng lalaki at natamba. Saka ito nagpakilala na galing sa grupo ng mga taga-like kung fu. Inatake siya ng 2 kung fu masters na tao ni Hua. Kaya nilike niya ulit ang kili-kili ng isa. Saka ng isa pa at nasaktan ang mga ito. Kaya e-like nyo na ang video na ito kung ayaw nyong e-like ko rin ang mga kili-kili puwet ninyo. Sinabi ni Uyang na umalis na sina Seven para iligtas ang buhay ng kanilang kaibigan. Saka binigay nito ang badge ni Seven kaya sinabi ng bida na libre ang gupit niya kapag muli silang nagkita. Pagkaalis ng 2 ay naalala ni Uyang ang master nito na pinatay noon ng masamang Seven. Binuksan nila ang kanal at naunang pumasok si Dai. Nagsasalita ito ngunit hindi pala sumunod si Seven. Kundi ay iniwan nito si Xiaofei at sa naraang kanal. Sinabi nitong para daw ito sa kaligtasan ng mga kaibigan. Saktong ginamit ni Hua ang kapangyarihan para kunin din pabalik ang mga bida kaya nahigop si Dai at Xiaofei. Nakarating si Seven sa istatwa ng Green Phoenix at dahil napagod sa kalalakad ay naupo muna saglit. Pero naroon din pala si 13 na naghihintay sa kanya. Inutusan pala siya ng master nito na patayin ang bida kapag makita doon. At kapag hindi niya magawa ay tanggal na siya sa pagiging killer at student ng long hair. Nagpalit ng damit si Seven at nagulat siya dahil nakita niya si 13 doon. Hindi inaasahan ni Seven pero sinaksak siya ng babae sa puso. Saka umalis ang babae na sinabing hindi dapat siya pinagkatiwalaan ng bida. Pero habang naglalakad ay naawa siya at bumalik. Pero nagulat siya dahil buhay pa ang bida na kumakain. Hinigop daw ng katawan nito ang sinaksak ng babae sa kanya. Biglang may nahulog na marble sa malapit at inatake si Seven. Kaya maraming beses na inilagan ito ng bida. Hiniwan ni 13 ang bola na naging 2 at inatake din siya, pero nagawa niyang makasangga. Nagpakita ang salarin na monk na umatake. Sinabi nitong nakikita daw niya ang mangyayari sa hinaharap. At naroon daw siya para pigilan ang pagkasira ng tirahan nitong Xuanwu. Inatake pa niya ang bida gamit ang mga bola ng kwintas at pinagbawalan niya si 13 na makialam. Dahil pinagbabawal ito ng kanilang pinaka-boss na Shadow Killer. Nakiusap pa ang bida na pigilan siyang atakehin ng kalbo pero hindi ito nakinig. Kaya umatake din si 7 gamit ang gunting, ngunit kasabay nun na na-activate ang naisaksak ni 13 sa puso niya kaya siya bumagsak. Nagawa siyang iligtas ng babae pero ito naman ang binalak patayin ng monk. Ikinulong siya sa kapangyarihan nitong bola at hindi makatakas.
Ngunit naging halimaw si Seven at inatake ang monk kaya napilitan ng monk na kunin ang kapangyarihan pang depensa. Dagger pala ng demonyo ang sinaksak ni 13 sa bida na dahilan kaya nawawala ito sa isip. Ito pala ang binigay ng kanyang master. Inilabas ng monk ang mas malakas nitong pag-atake at ginawang malalaking bola ang marble ng mga kwintas nito. Samantalang nag-aagaw naman ang pagkatao ni Seven. Binagsakan ng monk ng malalaking marbles nito si Seven at 13 kaya nasira ang paligid. Ngunit nagulat ang monk nang makita si Seven na prinotektahan si 13 kahit na mukha pa rin itong halimaw. Naglalaban ang demonyo sa katawan ni Seven kaya tingin niya sa babae ay halimaw. Ngunit iniwan niya ito at inatake ang monk saka tumakbo din siya palayo. Nagtaka ang monk dahil nakita daw nito na halimaw na siya pero nagawa pa rin ang bida na iligtas si 13. Sa kagubatan ay napadapa ang bida at lumabas ang malakas ngunit masamang aura kung saan nakita ng iba pang mga killers. Tumatakbo si Seven na nanghihina nang atakehin siya ng isang payaso na ang armas ay bola. Umilag ang bida pero lumabas naman ang isa pang bakla na binalak siyang pugutan gamit ang espada. Nagpalabas naman ng maraming palaso ang isa pa na muntik matamaan ang bida. Saka siya pinagtulungan ng mga ito para tapusin pero nagawa niyang makailag. Naglalaban pa rin ang demonyo at siya sa kanyang katawan pero nagawa pa rin niyang makontrol ang sarili. Kalaunan ay nagising siya sa tabing dagat kung saan kasama niya ang lahat ng mga kaibigan at masaya silang naglalaro. Ipinasa nila sa kanya si Xiaofei pero bigla itong naglaho, kasunod ng lahat ng mga kakilala niyang naroon kaya mag-isa lang niyang naiwan sa ilalim ng madilim na kalangitan. Saka nakita niya ang palad na may bahid ng dugo, at pinakita siyang nakahilata sa isang sulok ng bahay. May dumating na lalaking may espada na nais siyang patayin, pero naroon din si 13 na nag-iisip pa rin kung bakit hindi siya agad pinatay ng kanyang boss at sa halip ay pinalagyan ng demon dagger. Sinabi ng lalaki kung ano ang mga nagawa ni Seven noon at siya din pala ang pumatay sa hari ng Stan. Nagkita na daw sila dati pero binuhay siya ng bida noon. Aatake sana ang killer pero pumagit na si 13. Saka tinapon ang lalaki palabas ng bahay. Ibinigay ni 13 ang gamot na binigay dati ni Seven sa kanya at pinagpalit ng damit. Sinabi ni Seven na nararamdaman niyang may lumalamon sa kanyang pagkatao at kasama nito ang kanyang memorya ng mga taong mahalaga sa kanya. Sinabi ng babae na hayaan niyang mawala ang memorya, total nahihirapan lang naman siya. Ngunit sinabi ng bida na kahit mahirap ngunit ito ang nagbibigay lakas sa kanya para magpatuloy. Saka para daw mawala ang sakit ay mag-usap daw sila ni 13. Sinabi ng babae na nawala na ang ina at nag-iisang taong nais niyang protektahan. Pero nagkantsaw pa ang bida na dahil niligtas siya ng babae ay crush siya nito. Naisip ng babae ang malakas na tatay na kaya nitong gamutin si Seven, pero hindi niya alam kung kaya niya itong harapin. Tumatakbo si Seven na nilalabanan ang lason sa katawan at isip kaya napapahanga si Blue Phoenix sa kayang gawin ng bida. Napanaginipan ni 13 ang pagkabata at naiiyak siyang nagising. Nakatulog pala siya sa pagbabantay sa bida kaya ito umalis. Lumabas siya at sinundan ang naramdamang malakas na kapangyarihan at nakita niya si Seven na binubugbog ng isang malaking kalaban. Sinabi nitong ibang-iba na daw si Seven kumpara sa dati. May isang babaeng mabilis na lumapit kay 13 na hindi niya naramdaman. Inatake ito ng bidang babae pero mabilis na nakailag. Sinabi nitong crush daw nito si Seven dati, pero nagagalit siya dahil hindi siya gusto ng bida. Ito pala yung babaeng may kapangyarihang bulaklak. Tinarget nito ang bida pero pinigilan ito ni 13 gamit ang teknik ni Blue Phoenix. Kaya nasabi ulit ng babae na crush din niya si Blue Phoenix pero busted din siya. Tapos biglang dumating ang isa pang character na ang pangalan ay Blackbird. Nais lang daw nitong patayin si Seven at wala siyang paki sa reward money. Kaya umalis ang malaking killer na pera ang gusto at ang babaeng lalaki naman ang gusto. Inatake ni Blackbird ang bida pero pumagit na si 13 at sinubukan tagain ang kalaban. Ngunit nagagawa nitong makailag. Saka tinaliyan nito ang leeg ng bidang babae sa kahin nila sa kakahuyan. Nakalaya si 13 pero nahihirapan siya dahil sa lakas ni Blackbird. Nakita niyang nawalan din ng malay si Seven kaya naisip niyang tumakas na lang sila. Tinawag niya ang ibon at dinagat nito si Seven saka siya sumakay. Akala niya kung ligtas na sila pero hindi pa pala dahil nakakalipad din si Blackbird. Na pinakitang dating leader pala ng mga mulawin. Dalawa daw ang leader dati ng mga lumilipad na tao. At ito sina Blackbird at Whitebird. Naglaban sila at natalo ang grupo ni Blackbird. Ngunit umalis si Whitebird at ganun din ang mga bata nito. Malakas ang kung fu ng Blackbird pero nakakasira naman ng katawan. Kaya malas ni 11 dahil yung Blackbird pa ang natutunan niyang teknik. Nilatigo ni Blackbird si 13 kaya nahulog sila at namatay ang malaking ibon niya. At maging siya ay nawalan ng malay. Napanaginipan niyang muli ang tatay na walang tiwala sa kanya, at ang pagkamatay ng kanyang ina.
Kaya tumayo ang bida at kinuha ang mga armas at sinabing hindi siya papayag na muling maulit na mamatay ang nais protektahan. Inatake niya si Blackbird na namamalo ng Letigo, at ginamit ni 13 ang mga teknik na natutunan sa Master at inagaw ang Letigo ng kalaban. Ngunit may secret weapon sa Chan ang kalaban na ginamit at nahuli si 13. Samantala ay nananaginip si 7 na tinatanong siya ng babaeng nakaputi kung may nais siyang protektahan. Sinabi ng bida na killer nga siya dati. Pero nakita na niya ang nais niyang protektahan. Saka pinakita na ganun din ang iniisip ni 13 habang patuloy sa pag-atake. Kahit nagkaputol-putol ang mga espada nito ay sige pa rin siya sa pag-atake. At sa huli ay nahati ang maskara ni Blackbird at nasugatan ang mukha nito. Pinakita na nakatayo si 7 at ginamit ang Thousand Sword nito na dinugtong sa espada ni 13. Pinakita naman si Nadai at Xiao Fei na lumabas mula sa tunnel na pinakita ang malaking katawan at muscle enhancer. Kaya napatakbo ang iba, at natapos ang series, like and follow na rin para palagi mo akong makita pag may bago. Pag may bago. Pag may bago. Pag may bago.